Hindi ako galit. Nagpapaliwanag lang po. So, nakatanggap ka ng final decision on disputed assessment. Ibig sabihin, hindi kinonsider nung revenue regional director yung mga explanation mo sa protest mo sa sa formal letter of demand. O, gagawa tayo ng mga videos para itong mga bagong CPAs, pinagmamalaki, naka-100 taon na raw, tinatanong ko naman, anong dapat nating pagmalaki? Nagkaroon na ba ng breakthrough tungkol sa debit at sa credit? 100 taon ang debit at credit, hindi ko malaman paano ang breakthrough dyan. So, nakakainis yung mga ganitong klase ng deficiency assessment. Alam na alam mo na mayroong katiwalian sa kanilang mga kaisipan itong mga author ng mga assessment. Lalong-lalo na yung nasa frontline, yung revenue officer at saka yung group supervisor. Nakakainis. Ang feeling ko, winawalang ya. Ayan. Bago kayong magwalang ya, pakiclick nyo lang ho yung heart. Oo, yung emoji, yung button na heart. Para mag-spread ho tayo ng love. Ikaw lang na kulang ang mundo ng love sa ating kapwa. Lalong-lalo na sa Pilipino. So, ipagpalagay natin na itong final decision, D, undisputed, and A, assessment, FDDA, ay tama. Okay, ano ang gagawin nyo? Ipapaliwanag ko to because ito ho yung tired pass ng mga tax specialist ko kung kailan babayaran yung withholding tax. O, diba? So, dito ho sa pinakikita natin, disallowed yung expenses na 11.8 million. Ayan, 11.8. So, ang exposure ho nito, ibig sabihin yung babayaran kapag pinilit natin, kahit na mali na po yung posisyon ng taxpayer, pinilit pa rin natin na ipaglaban yung mali. Hindi naman natin pwedeng sabihin na iwanan na lang yung kliyente, hindi po. Sa korte ho, laging may natatalong lawyer. 50% ng kaso, 50% ng mga lawyers, mga talunan. 50% niyan ay mga winners. Yung 50% losers. So, huwag niyong expect na yung mga lawyers ay laging winners. 50% ng kanilang hanay o sa mga hinawakan nilang kaso ay losers sila. So, ipagpalagay natin na losers kayo. Loser. Ibig sabihin, talunan. Ibig sabihin, tama itong assessment ng BIR. So, ang exposure dito, ang computation ko, iaabot na 5 million. Okay. So, may rule na hindi tayo magbabayad ng 5 million. Yun ituturo ko sa iyo eh. Hindi tayo magbabayad, sir. Yes. Kaya sinasabi ko sa iyo, bumili ka na sa akin ng mga videos ko. Yan ang inaano ko. Bumili na kayo ng video para 5,000 pesos lang may explain sa inyo. Kung idadagdag ninyo yung 15,000, malalaman ninyo yung template. Kung hindi kayo marunong gumawa, kung marunong naman kayo, hindi nyo kailangan bumili ng template. Manood na lang kayo ng video para mabalidate kung yung kaisipan ho ninyo ay tumatama sa batas. So, ito ho ay libreng video. Kung tama, BIR, sir, paano ako makakasave ng 5 million pesos? O, ituturo ko ho sa iyo sa araw na to at anong gagamitin nyo. So, naglabas ang BIR. O, ito yung babayaran mo. Ayun.
Ito yung hindi we withhold, 11.8 million na tumatama dito, 11.8 million. Ang gagamitin po ninyo itong Revenue Regulation 6-2018. At ina-assure kita 200 million%. Hindi mo babayaran yung deficiency income tax. Ibig sabihin ba nun, sir, hindi na ka magbabayad ng tax? Hindi. May babayaran ka pa rin. At yun nga, ang sinasabi ko, kung may dalawang demonyo sa harapan mo, isang demonyo na nasa 7th floor at isang demonyo na nasa 1st floor. Siyempre, mas mabait yung demonyo kasi yung nasa 1st floor, isa lang ho yung sungay. Yung nasa 7th floor, 7 yung sungay. Anong pipiliin mo? Yung mabait na demonyo o yung masamang-masamang demonyo? Of course, parehong demonyo yan. Sana hindi natin piliin. Pero since meron din kayong kademonyohan na ginawa, nagkamali kayo sa inyong pagpa-file ng audited financial statement nyo at saka ITR nyo, eh kailangan nyong harapin yan. Kailang ho ang makakaharap niya kahit ang inyong tax specialista, hindi kayo matutulungan. Kahit yung pinakamatalinong tao, hindi kayo matutulungan kasi nobody is above the law. Pakiclick lang ho yung heart, ha? Now, ano sabi dito? Ayun. Requirements for deductibility. Ina-allow daw, shall be allowed as a deduction from gross income only, sabi. Binayaran yung tax. Eh, hindi nga nabayaran, sir, eh. Yun nga, yun tinuturo ko, eh. Bayaran mo. Yun. So, kailan mo babayaran, sabi? Kung hindi mo na bayaran, no withholding of tax, eh bayaran mo na. Kailan mo babayaran? Ito yung time. Tatlong klase yung time. 1. Audit investigation. 2. Reinvestigation. 3. Reconsideration. So, paulit-ulit yan sinasabi. 1. Audit investigation. 2. Reinvestigation. 3. Reconsideration. Again, pangatlo, audit investigation, 2, reinvestigation, 3, reconsideration. So, eh meron ka ng problem. Anong gagawin? Simple lang, bayaran mo yung withholding tax. Sa puntong ito, sir, paano mo kami matutulungan? Eh 5 million nga yung babayaran dito, di ba? 5 million eh. Computed na yan eh. Paano ko kinumpute? Oh, ito. Itong 11.8, i-multiply mo ng 30% plus interest. Lalabas yan mga nasa 5 million. Okay, anong gagawin? Babayaran mo. So, ang hahanapin mo, mga bossing, yung ano yung component ng utang. So, ito yung component ng utang. Ayan. So, ang utang mo raw is 2.1 million. Ayan, hindi natin na 2.1 million yun yung utang mo. Para saan? Para dun sa 11 million. Pag binayaran mo to, hindi mo nababayaran yung 5 million. Eh, mas definitely, ano pipiliin mo? Magbayad ng 5 million o magbayad ng 2 million? Definitely, meron kang 3 million savings. So, kung ikaw yung tax specialista, eh, pabayaran mo. Pabayaran mo. O, nasave mo yung 3 million. Eh, sir, kung ayaw, anong gagawin? Anong gagawin? Yun. Eh, di magpo-protest ka. Ano ipo-protest mo? Eh, di ito. Yung expanded withholding tax. So, may apat na paraan para ito i-protest. Ngayon, malulusutan natin tong apat na gamit. Hindi natin magagamit lahat yung apat. Siguro dalawa o tatlo, pero hindi natin pwedeng sabay-sabay gamitin. May apat na paraan para hindi natin bayaran yung 5 million at hindi natin mabayaran yung 2 million, yung nakasulat dito. Ayan, hindi natin. Ngayon, eh, yung mga bidyong yun, binibenta natin at saka yung mga template. Sinabi ko na kanina kung magkano yung presyo, balikan nyo na lang yung nauna.
Pero ito ang tip ko. Kung tama ang BIR, number one, at mali ang taxpayer, number two, bayaran mo. That's my suggestion. Kung ayaw mong bayaran, pwede tayong magsinungaling, pero definitely, lahat ng sinungaling, talo. Okay? Eh, anong gagawin yan? Pag natalo ka, anong mangyayari? Dadalin mo sa court. Babayaran mo kahit hindi mo dalin sa court, sir. Basta't natalo ka sa FDDA. Dalawa kasi FDDA. Ito yung unang FDDA. May pangalawang FDDA. Natalo ka again sa pangalawang FDDA. Babayaran mo yung 5 million at babayaran mo din yung 2 million. So, magkano babayaran mo? 7 million. So, magkano yung aabunuhan mo? Nag-additional ka ng, dapat 2 million babayaran mo, additional 5 million. So, imbis na makasave ka ng 3 million, nag-negative ka ng 5. Sa totoo lang, ang negative mo is 8. Kasi positive 3 million ka na, naging negative 5 ka. Pag pinagdagdag mo yung dalawa, 8 million. So, hindi maganda, hindi intelihenteng desisyon yung lumabang ka, natalo ka na. Nakabaksak ka na, para kang nasuntok ni Manny Pacquiao, gusto mo pang lumaban. Eh, basag-basag na mukha mo nun, pati baka mawalan ka pa ng ipin sa lakas ng suntok. So, may solusyon. Tuturo ko sa inyo. Ha? Ito nga eh, sinasabi ko rito. Marami kayong pwedeng pagpilian. Katulad nito, ituturo ko to sa inyo. Disallowed utility expense due to non-substantiation. Eh, nagsisinungaling ang BIR dito. Sinabi na nga niya, disclosed, submitted, official receipt. Ang problem lang, hindi daw nasa pangalan ng company. Nasa different name ng company. O, video lang yan, 5,000, oh. Panoorin mo para matuto ka. Eh, sir, paano? Pag natuto ko, ano gagawin ko sa'yo? Parang pagkain yung information na ibinibigay ko sa'yo. Diba? Pagpupunta ka sa grocery, hindi mo naman kung kailangan bumili ng 10 kilong baboy, 10 kilong karne ng baka. Diba? O, napakaraming gulay. Kasi di mo naman makakain yan araw, ng isang araw eh. Kaya ka bumibili, kasi mura. Binili mo ngayon, mura. Eh pag binili mo yan, nang kailangan mo na mahal. Diba? So bibilin mo na ngayon. Tapos, yung sobra na hindi mo gagamitin, ilalagay mo sa refrigerator mo para maprolong. At ilalabas mo lang pag kailangan mo na. Eh ganun din yung kaalaman na tinuturo ko sa'yo. Ilalagay mo sa utak mo, ilalabas mo pag kailangan mo na. So, kailan mo magiging kailangan? O, pwede mong gamitin to sa business mo. Kung taon-taon ka na ino-audit, 10 taon at gagamitin mo tong tinuro ko sa'yo, eh yung 5,000 lalabas lang 500 pesos isang taon. Diba? O, kung ikaw na may CPA o tax consultant, okay, nag-o-offer ka ng services sa public, tas meron kang kliyente. Dalawang po yung kliyente mo na gagamit ng ituturo ko sa iyo. Eh di magkano na lang yung 5,000? 'Di ba? 250 bawat isang kliyente nag-share dun sa 5,000. Pero charge mo sila ng 5,000 din. O di yung dalawang po naging 100,000. So 5% lang nung 100,000 na kinita mo. Yung ginamit mo para makapagbenta ka ng 100,000, yun yung cost of sale mo o cost of services mo. Di ba maganda? Natulungan mo yung mga kliyente mo ng tama, binigyan mo ako ng hanap buhay, di ba? Ang ganda nun. So ito naman, eh, tungkol naman ito sa expanded withholding tax, sinabi ko na sa inyo, may paraan, mapababa ito, at may paraan na mapababa din yung babayaran nyo dun sa disallowed. Kaya lang magkaibang sistema yan eh. At yung huli, ito kadalasang nangyayari to, disallowed input tax kasi mali yung invoicing requirements. So imaginein mo, 6.8 million, mga 800,000 yan.
na input tax na dinisallow. Sabi ko nga dun sa pag-usap ko, kahit na magbayad ka ng 50,000 dun sa taong gagawa nito eh, nang within 15 days, mura yun. Kasi hindi ka magbabayad ng 800,000. Kaya lang, kailangan mo yung video ko, another 5,000 pesos lang. Napakamura para sa isang kaalaman na hindi tinuturo ng teacher mo sa college. Hindi tinuturo ng mga CPAs. Hindi tuturo sa iyo lalo na ng mga lawyers kasi mawawalan sila ng opportunity na magkaroon ng hanap buhay. Kaya ayokong tanggalan ng oportunidad ang lahat ng sinumang tao, CPA, teacher mo, eskwelahan, o yung lawyer. Ayoko! Kaya lang, kailangan maging self-reliant ka. Kailangan maging independent ka. So kung gusto mo maging partner ako, eh ini-invite kita na mag-franchise sa akin. Ang franchise ko lang is 50,000 pesos. Maaring kumita ka ng 40,000 per client. Padala mo lang itong letter of intent na to para mag-umpisa tayong mag-usap. So walang letter of intent, wala tayong pag-uusapan. Ganun lang yon. So sana mga ka-taxpayer kong minamahal, minamahal ko ho kayo, sinabi ko na yan, matuto kayo sa videong ito. At mapag-aralan ho ninyo yung dapat ninyong pag-aralan. I-priority nyo po ang taxation. Marami na hong nasira ang ulo, marami na hong nagkasakit because last priority nila ang taxation. Maging masaya po sana ang buhay ninyo. Ang unang tanggalin nyo yung sakit ng ipin ninyo at ang sakit ng ipin na yan ay nagmumula sa taxation. Ignorante ka sa taxation, masakit ang ipin mo. So with that, peace and happiness be with you. Tawag nito, see you in my next video tungkol ho sa FDDA. Maraming pong salamat again! Maraming salamat again.